Iginiit ng mga Bayan Black sa Kamara na kailangan may ulong gumulong sa nabunyag na paggamit ng pondo ng Department of Information and Communication Technology o DICT para sa confidential fund. Ayon kay House Deputy Minority Leader at Bayan Muna Partylist Congressman Carlos Esgani Sarate, bukod sa investigasyon, napapanahon na din ang pagpasa ng panukalang batas upang magkaroon ng oversight powers ang Kamara sa budget ng bansa. Maliban sa investigahan ito, ang panawagan natin sa liderato ng Kongreso no, na mabilisin din ang pagpasa ng ating panukalang batas no, na and up creating the Congressional Oversight Committee on the National Budget. Hindi lang para tingnan itong lumalabas na ngayon na maanumalyang paggamit ng mga intelligence and confidential funds. No? Paliwanag ni Sarate, matagal na nilang iginigiit sa mga pagdinig ng budget ang paglobo ng intelligence at confidential funds. Ang naging pagbubunyag-an niya ni DICT Undersecretary Eliseo Rio na inilaan ni Secretary Gringo Unasan ang nasa 300 million pesos na pondo ng ehensya sa confidential fund ay isang patunay na may nagagarap na anomalya sa pambansang pondo. Ito na yung nare-raise namin during the budget deliberations in the past no, na lumobo ng lumobo itong confidential funds at itong intelligence fund. No. Kaya nga tawag namin sa 2020 budget is a war budget. No. And ito yung parang exhibit A no, na something is really afoot. Bakit lumobo yung pondong yan? No? And now, lumalabas na ito ay ginagamit sa surveillance. Ikinalungkot naman ni Act Teachers Partylist Congressman Franz Castro o nabunyag na nangyari sa pondo ng DICT. Dahil anya sa pangamba ng lahat ukol sa 2019 Nobel Coronavirus Acute Respiratory Disease, dapat ay napunta na lamang ang napakalaking pondo ng DICT sa Department of Health. Nakakalungkutan na dahil ngayon kailangan natin ng mga pondo para doon sa DOH. Iginiit nito na sayang ang nasabing halaga ng confidential fund dahil sa hindi ito kailangan dumaan sa auditing. Sabi naman ni Bayan Muna Partylist Congressman Ferdinand Gaite, hindi pa nakakabangon ang bansa sa mga nakalipas na kalamidad at kailangan ng pondo para dito. Ang nakadidismayaan niya ay nilulustay lamang ang malaking pondo ng ibang ahensya ng pamahalaan sa hindi naman karapat-dapat na puntahan. Di tayo po recovered sa effect ng Taal eruption, di pa tayo recovered sa Ligno sa Mindanao. May Ursula pa, may Tisoy pa, and so other calamities, Marawi and others, and yet yung scarce resources natin ay napupunta sa dito sa iba't ibang sa pinakatiwalian. Nauna rito, nagain ng kanyang resignation letter si Undersecretary Rio kay Pangulong Duterte dahil sa ginawang paglilipat ng Secretary Hunasan ng pondo ng DICT sa confidential fund. Erwin Aguilon, Radyo Inquirer 990, Bayang Nagtatanong, mamamayang nag-uusisa.